Silang tinanggal. Tinanggal. Tapos sa kanya rin may ganun. Kaya nga, wala eh. Let's go, let's go. Kiss Supremo, Kiss Supremo, Kiss Kuya, bilis, Kiss Kuya, Kiss Kuya, Kiss Kuya, uy, Kiss Kuya, Kiss, oh, Kiss, Kiss, uy, jo, ay, ah, alam niya Kuya, hindi Supremo, guys, bye guys, bye, bye Zar, thank you, bye. Good morning. Ooh, good morning. Kita niyo na, hindi ka pa naliligpit. So, this is their third week sa school. Last week, second week, hindi ko medyo dahil sa pagpapalit ng weather dito, nagkaroon ng outbreak sa school nila, ng respiratory outbreak, ganun. So, konti lang mga student na pumasok. Tapos sila primo, puro sipon, puro ubo, ganun. Kasi naman, no, fall na fall. So today, short discussion lang tayo para lang kung paano ko, wait lang, punasan natin yung lens. Kung paano ko inumpisahan yung pag-process ng kanilang, pagpapa-check up para ma-support yung assessment nila dito. Kasi, di ba, waitlist sila. Kasi dito, talaga mahaba yung pila ng assessment ng autism. So, ang nangyari, first is yung pina-check, binook ko sila for appointment sa pedya nila mismo. Sa pedya nila. Pedya. Media. So, pagkatapos nun, kasi magkaiba sila ng doctor. So, medyo natagal, parang mga ilang weeks pa bago sila na-check. Si Cesar, 1 month pa bago na-check. Puro nga waiting dito. Tapos, si Primo's, 3 weeks. After ng kay Primo, si Cesar, ganun. Pero sabay naman sila, sabay lahat. Kunari, diba, yung doctor ni Primo, pinabook siya agad para sa speech. Assessment both sila. So after ko sabihin yung mga nakikita ko sa mga anak ko, binook agad ng mga doktor yung mga dapat i-book para or assessment bago sila ma-push or ma-waitlist sa autism diagnosis. So speech therapist muna yon. Tapos, ano pa? OT. Tapos, hearing. Ano pa ba? Hearing. Yun ata ang tatlo. Oh, hearing. Yung kay Primo, until now, hindi pa tapos yung sa hearing test niya. Kasi, nahihirapan sila. Kasi nga, diba, si Primo kasi,
sensitive sa noise. So, 'di ba pagka hearing test, marami kakabit sa tenga. Ayaw niya noon yung nararamdaman niya, tapos may naririnig siyang ganun. Ayaw niya ng kulob, ayaw niya ng place na parang crowded, ayaw niya ng maraming tao, ganun. So, hindi pa siya nai-hearing test ngayon. Si Sire, okay naman si Sire. Okay naman yung kanyang hearing test. Hindi naman siya bingi. Tapos, hindi pa yun agad-agad yung mga assessment na yun. Kasi sa speech therapist, una muna video call, ganun. Bago nag one-on-one. Yung speech therapist nila, buti nga sinabay sila yung bang kunad, dahil magkapatid sila, iisang appointment na lang. Pero sa speech siya na, sa OT, isang OT din. Kasi parang nakiusap ako na baka pwedeng sabay na lang sila kasi ang hirap. Kung isang appointment dito, tas ibang appointment na naman sa kabila, kay Sire, mahirapan talaga ako nun. So, buti sila, sila na nagtanong, gusto mo ba isang doktor na lang or isang mag-a-assess na lang sa mga anak mo para hindi ka na mahirapan. So, gets din nila, di ba? Kaya, iisa na lang yung speech and OT nila, parehas. So, yung sa hearing, magkaiba talaga yon. Kasi kaysa primo, mukhang, kasi pangalawang assessment na to ulit, yung kanyang itetest ulit siya kung baka lang nung araw na yon hindi siya okay, hindi niya feel mag ganon. So, itatry ulit. Kasi ilang months na 3 months na ulit mula nung first hearing test niya. Tapos, ngayon, nirecommend sana siya for sedated hearing test. Kaso, hindi pa nila nabubook. So, uulitin muna ulit yung hearing test na normal bago yung sedated. So, meron na silang naka-waitlist na sila. Hinihintay lang yung mga supporting documents. Yung supporting documents or supporting assessment documents is yung OT, speech, and yung kanilang hearing test. Since sa speech, malakas na kasi yung sa speech. Okay na yung sa speech. Kumbaga, yung assessment dun sa speech, malakas na yung kanyang banat or yung powers niya para mag-support ng documents para ma-waitlist sila. Kasi sila nga, di ba? Severe communication disorder. Parehas. Tapos, yung sa OT, kasi nung nag-aral sila, nung na-enroll ko na sila parehas, doon na nag-stop yung pakikipag-usap sa akin ng speech at saka ng OT. Kasi meron na nga naman sa school noon, may speech, may OT, may behavioral doon sa school na yon, sa school kung saan sila naka-enroll. Kaya doon pa lang stop na yung pag-call nila sa akin, pag-update, kung anong mga, kung may problema pa ba, ganyan. Ang kulang na lang talaga yung hearing test ni Supremo. So far, March ata kami na, ay hindi. Parang, ang tagal na naming nakasubmit ako ng application for waitlist ng kanilang autism assessment. March pa. So, siguro ganun ang bilang mula March. So, 12 to 18 months ang waiting sa pila. Kaya, habang waiting muna, buti may mga school na nagsusupport para sa kanila. May PF funding na i-enroll sila. Kasi ang PF funding is parang sinusupport ng government na mag-aral sila sa parang private school, mga private na organization na ganun, para sa mga autism, may autism, ganyan. Parang 3 years lang. 3 years lang yung supported ng government.
Kaya okay na din habang nagwe-wait pa para sa mismong assessment. Pero yung nakalagay sa ano ni Primo at saka ni Zaire sa file nila ng sa speech, ano na talaga, yung parang subject to or talagang recommended for autism assessment. Kaya ewan ko, accepted ko naman na. Kumbaga, kung gusto ko lang din ng syempre mas maganda talaga yung galing sa yung papel ng doktor, 'di ba? Ah, talagang yung anak mo ganito. Para mas gusto mo din malaman yung assessment kasi para mas alam mo or mas magets mo kung anong klaseng support ang kailangan nila. Kagaya kasi magkaiba sila ng sa nakikita ko sa mga nag-research din ako sa mga nakikita ko. Magkaiba kasi sila ng signs ng autism. Malawak talaga ang autism kaya kailangan ko talaga ng yung kung ano talaga yung klase ng autism na meron. Kumbaga, kung anong klaseng tulong yung kailangan nila. Pero sa nakikita ko naman kay Primo at saka kay Sir, nakikita ko yung iba lang. Pero yung mas deep pa sana para alam mo yun, para mas ma-enhance or maano ko yung para mas search mo yung punto, mas ma-search mo para mas ma-search mo yung mas kailangan ng anak mo, yung ganun. Para hindi ka nangangapa, ganun. Kasi alam nyo ba, pagka may autism yung anak mo, hindi mo alam, wala kang pattern. Hindi mo alam anong gusto niya bukas, anong kailangan niya ngayon, yung mga ganun, anong pakiramdam niya ngayon, iba-iba. Tapos, hindi mo masesearch kung ano nga ba kailangan nito ngayon. Parang ganun. Ano bang nararamdaman niya? Bakit ganun? Umiiyak? Ganun. Kasi may time si Primo na na naman ako. Ayoko na umiyak kasi nung last video ko, umiyak ako. Kasi hindi ko lang mapigilan. Kasi parang gusto mo lang ilabas na isabi mo na. Merong time si Primo na yung biglang lulungkot, parang nadidepress. Syempre sa matanda, pag nadepress ka, 'di ba? Minsan tulalay ka eh. Tulalay ka lang. Tapos minsan iniiyak mo. Minsan yung iba nagsusuicide, yung mga ganun. Pero yung kay Primo kasi yun nga, umiiyak, buti umiiyak. Yung iniiyak niya, hindi kinikimkim yung kasi nakakatakot yung nakikimkim. So ang maganda sa kanila, kung ano yung nararamdaman nila, talagang pinaparamdam nila sa'yo. Nagwawala sila, ganyan. Si Sir naman, ganun din. Minsan meron siyang times na biglang iiyak. Minsan hanggang pagtulog, iiyak. Ganun. Natutulog na umiiyak. Mga ganun pa. Nakakaawa eh, kasi hindi mo maintindihan bakit, anong nararamdaman mo, bakit. Yung biglang umulan, umiyak. Yung mga ganun ba? May ganun silang moment. Kaya mas maganda din talagang mas ma-enhance yung informations mo about autism. So, yun. So ngayong week, sa third week, birthday ni Primo. So, gagawa ako ng video para kanyang birthday and abangan nyo. Abangan nyo yung video ng mga anak ko. Sana panoorin nyo ang aking mga videos sa mga updates sa mga anak ko. Kasi ngayon, gusto ko talaga i-advocate yung mga anak ko dahil maraming tao ang hindi nai-inform na merong ganun pala. May ganun mga bata. Tapos, syempre yung mga anak mo, hindi mo alam. I mean, hindi nila alam na ganun pala. Tapos nasasabihan na, oh, your kid is very disruptive. Ganun. Tapos hindi nila, masasaktan ka syempre. Pero kasi hindi naman nila alam na meron silang autism. Kaya minsan ganun sila. Ganun. So, gusto ko i-advocate lahat. Tsaka yung mga, alam nyo yung masakit.
yung iiyak yung anak mo sa public, sisigaw. Sisigaw sila or biglang magwawala. Tapos titignan ka na para bang parang pinalo mo, parang hindi mo na disiplina. Yung mga ganyan kasi yung naiinis ako eh. Yung tingi tap. Alam niyo ba yung naranasan niyo ba yung tatakpan nila yung tenga nila dahil sumigaw yung anak mo? Ang sakit kaya. Kaya ayun. Nasasaktan ka lang para sa anak mo kasi pero wala ka, hindi mo naman sila masisi kasi hindi naman nila alam. So ngayon, gusto kong umpisahan lahat talaga na ipaalam sa lahat, maging ano sila, maging aware sa autism. So yun. So see you guys this week. Ulit mag-upload ako. So itong week na to is itong video na to is for this the second week update lang. So merong hearing test ulit si Primo next month. So sana maging okay at ano siya, maging kalmado. So see you guys next vlog. Thank you for watching guys. Salamat sa mga comments, sa mga likes, sa mga nanood. Marami salamat. At saka gusto lang sabihin sa lahat ng nanay na kagaya ko na may special needs ang anak na maging matatag lang tayo at hindi sa atin ibibigay yung mga ganitong pagsubok kung hindi natin kaya kasi talagang special din tayo kaya tayo binigyan ng ganyan. kaya natin. Tayo yung kailangan ng mga batang ganyan kaya sa atin binigay. So yon. Ayoko ulit umiyak. Thank you Lord lagi. Okay? So see you sa aking next vlog. Bye!